27 ng Enero, Lunes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May dumating na mga guro ng batas na galing sa Jerusalem at sinabi nila, suma sa kanya si Belzebul at sa tulong ng pinuno ng mga demonyo, siya nagpapalaya sa mga ito. Tinawag sila ni Jesus at nagsalita sa talinhaga. Pwede bang Satanas ang magpalaya sa Satanas? Kung may pagkakahati-hati ang isang kaharian, hindi na makatatayo ang kahariang iyon. At kung may sambahayang nagkakahati-hati, hindi na makatatayo ang sambahayang iyon. At kung si Satanas ang lumalaban sa kanyang sarili at nagkakahati-hati, hindi na siya makatatayo, kundi malapit na ang wakas niya. Walang makapapasok sa bahay ni Malakas at magkakalat sa lahat niyang mga gamit kung hindi muna itatali si Malakas. Sa kalamang niya may sasaid ang lahat na ari-arian nito. Sinasabi ko sa inyo, patatawarin ng mga anak ng tao sa lahat ng kanilang mga kasalanan at pati sa kanilang mga paglait sa Diyos, kahit na marami man ang mga paglait nila sa Diyos. Ngunit kung may magsalita laban sa Espiritu Santo, kailan may di siya mapapatawad. Kasalanang walang hanggan ang nasa kanya. Ang pagsasabi nilang may masasamang espiritu, siya ang tinutukoy ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ngunit kung may magsalita laban sa Espiritu Santo, kailan may di siya mapapatawad. Kasalanang walang hanggan ang nasa kanya. Ang pagsasabi nilang may masasamang espiritu, siya ang tinutukoy ni Jesus. Kasalanang hindi mapapatawad ang magsalita laban sa Espiritu Santo. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita ang isang halimbawa ng paglapastangan sa Espiritu Santo. May mga guro ng batas na nagsabing sa pamagitan ni Belzebul at sa tulong ng pinuno ng mga demonyo, nagpapalayas ng masasamang espiritu si Jesus. Maliwanag na paglapastangan ito sa espiritu ng Diyos na siyang tunay na pumupuspos kay Jesus. Hindi ba't noong binyagan si Jesus, nilukuban at pinuspos siya ng banal na espiritu? Hindi ba't ang espiritong ito rin ang tumulong kay Jesus na labanan ang panunukso ng demonyo noong siya ay nanatili sa isang loob ng 40 araw? Kung gayon, paano magiging katuwang ni Jesus si Belzebul? Galing sa Espiritu ng Diyos ang kapangyarihan ni Jesus at hindi sa pinuno ng mga demonyo. Talaga namang isang malaking kasinungalingan ang sinasabi ng mga guro ng batas tungkol sa kanya. Ang paratang nila ang magpapatunay na hindi ganap ang kanilang pananalig sa Espiritu ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila mapapatawad. Sapagkat sa paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay ng isang tao, nagmumula ang tunay na pagsisisi at pananalig. Kung walang pagsisisi at pananalig, walang mangyayaring pagpapatawad. Pagsasagawa. Ganap ba ang pananalig natin sa Espiritu Santo na suma sa atin na mula panoong tayo ay binyagan? Hilingin natin sa Espiritu Santo na patatagin ang ating pananampalataya kay Jesus at tulungan tayong magsisi sa ating mga kasalanan.